Ang Earth ay isang magandang lugar para matitirhan natin. Paano kung magkaroon ng isang matinding walang tigil na earthquake na tumatagal ng isang buong taon? Ano kaya ang pakiramdam na mamuhay sa ilalim ng mapawasak na mga kalagayan? Paano mananatili ang mga gusali sa mga kondisyong ito? Hindi lang isang maliit na magnitude, kung hindi isang mahigit 10 na magnitude. At ano ang maaari mong gawin kung sakaling magkatotoo ang mga ito? Bago tayo magpatuloy, kung gusto pa kayo ng kamangha-manghang balita, at ibang mga updates tungkol sa ating kasaysayan, mga kababalaghan. Huwag kalimutang mag-like sa video na ito, at pindutin ang subscribe button para magpatuloy tayo sa ating kamangha-manghang video. At narito ang mangyayari kung ang lindol ay tumagal ng isang taon. Ang mga tectonic plate ng daigdig ay patuloy na gumagalaw, at habang ang mga tectonic plates ay bumangga sa isa't isa, tataas ang presyon nito. Sa kalaunan, ang mga galaw sa tectonic plates kapag na-stress na, at hindi na kaya ang friction nito. Ito ay nagdudulot ng lindol. Ang mga lindol na tulad nito ay maaaring mangyayari anumang oras. At kung mangyari ito sa lahat ng oras, ito ang magiging sukdulang pagsubok ng katatagan ng mga maraming gusali. Ang mga gusali lamang na may bagong disenyo at materyales para sa matinding pundasyon ang makasurvive sa araw-araw na earthquake. May mga gusali na may shock engravings at memory alloys na nakapadagdag sa tibay nito. Mapanganib pa rin kung nasa malapit ka na gusali. Ang tanging ligtas na lugar para sa iyo ay nasa gitna ng isang malawak na field. Lahat ng walang foundation na mga bahay malamang na bumagsak sa lupa. Ang marahas na lindol ay unti-unting wawasakin ang mga pundasyon ng mga gusali, na lumilikha ng napakalaking pinsala sa ari-arian. Kahit na ang pinakamagandang mga gusali ay magpupumilit na makayanan, pero sa mahigit ilang oras, o araw, ay babagsak din ang mga magagandang gusali. Kung patuloy ang pagyanig ng lindol ay ang mga gastos sa pananalapi ng mga tao ay magiging astronomical, o wala nang silbi ang kantidad nito. At kung magpapatuloy ang lindol, ang mga gastos na ito ay patuloy na tataas ng daan-daang 1,000, mahihirapan kang makabili ng mga pagkain. Ang isang tubig mineral ay sobrang mahal na, halos times 10, sa normal na presyo nito. Kung hindi milyong-milyong tao ang malilikas sa kanilang mga tahanan. Ang isang regular na lindol ay maaaring mag-iwan sa iyo ng hypervigilant sa patuloy na alerto sa iyong sarili, para sa susunod na mangyayari. Maaari kang ma-depress, dahil hindi naligtas ang mundo. Ngunit ang pamumuhay ng ganito, sa loob ng isang buong taon, kailangan mong ma-survive sa bawat aspeto ng iyong buhay. Hindi nyo ba alam, na may maliit na disyerto sa bayan ng Once, California, ang mga residente ay nakaranas ng maliliit na lindol. Halos araw-araw ng ilang beses na magkakasunod. Mayroong 6,193 na lindol sa pagitan ng 2017 at 2018. Ngunit nabubuhay pa rin sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag aabot na ng isang buwan ang pag-earthquake, maaapektuhan nito ang tugon ng stress ng iyong katawan at ang pagtulog mo sa gabi-gabi. Kapag tumagal na, ang mga ito ay maaaring gumantong sa sakit sa iyong puso, o magkaroon ng sakit na stroke. Magiging mahirap ang buhay, ngunit hindi ito titigil. Kailangan mong gumanap ng paraan upang masanay ka sa mga lindol, tulad ng maraming tao sa lugar na madalas mag-earthquake, ay naka-adapt na sila kung anong gagawin, at pangkabuhayan. Itinuturing na nila na normal na ang mga ito. Ang pinakamalaking hamon ay ang pagplano kung paano edesenyo ang mga gusali, nang hindi madaling mabasak kung may lindol, o earthquake-proof na mga gusali. Isa sa mga problema nito kapag palaging lindol, ay ang supply ng kuryente at tubig. Maraming mga poste ang babagsak, maraming mapuputol na mga wires. Mas grabe pa ito kaysa bagyo.
mas bihira pang maninirahan ka sa probinsya na may malapit na spring o pagkukunan mo ng tubig. Sa tabing dagat naman ay mabubuhay ka talaga. Makapangisda ka, at kung nasa tubig ka naman, expect na lang sa malalaking alon o mga nagsisilakihang tsunami. Ang mga enhinyero ay makapagtuklas ng panibagong diskarte na maaaring magpatibay sa mga istruktura para sa ikakabuti ng lahat, ngunit kailangan pang stabilize ang mga plano para lumikha ng makabagong struktura. Ang isang out-of-the-box building material na maaaring tuklasin ng mga mananaliksik ay ang spider silk. Ang material na ito ay tumigas sa ilalim ng presyon. At kapag mas maraming pressure ang inilapat, lumalawak ito malapit sa breaking point at tumitigas. Ito ay tiyak kung paano tumugon ang web ng gagamba sa epekto ng isang insekto, ang reaction mula sa impact ay limitado sa span sa pagitan ng mga spokes ng web. Ang shock ay makabuluhang nabawasan. O di kaya ay mawala na, dahil sa spider silk na gagamitin sa structure ng gusali. Ano kaya ang kalabasan ng ating mundo pagkatapos ng isang mapang wasak na lindol, sa loob ng isang buong taon? May makasurvive ba? Ano ang iyong opinion batay sa video na ito? E comment down below, at huwag kalimutang mag-like at e-share.